kaso yung anak ko ngayon, alam kong hindi mo ako papabayaan. Bigyan mo lang ako ng lakas at gabayan ako sa bawat akbang. Panginoon, sa paglalakbay kong ito, papasalamat ako at binigay mo sa akin si Rose. Dahil sa kanya, naging makabuluan ang lahat. At kahit anong nais mong gawin, gagawin namin. Inugo lang sa inyo. Bigyan mo kami mas mahaba pang panahon para magkasal. Hi, miss. Pwede ba makipagkilala? Si Peter, huwag meron. Inubukos ka pa, makan. Uy, miss. Dito ka pala. Sabi ni Evelyn, hindi ka makakarating eh. Huh? Ninong ako nung bata eh. Miss. Kamusta yung trabaho mo? Buti nakahanap ka agad. Oo. Oo, kasi pagka-graduate ko sa Sisters, kinuha agad ako ng isang kumpanya. Sisters? Eh, doon din ako gumagraduate eh. Talaga? Sa probinsya ka galing? Bicol. Eh, taga doon din ako eh. Uy, pasensya na kayo ah. Kanina pa kasi ako kinukulit nun eh. Oo nga, nahalata ako nga eh. Gusto mo kuha kita soft drinks? Miss... Rose. Doon na tayo. Si Dan, kaibigan ko. Ay. Ay. Kuha na mo lang ng soft drinks, ha? Oo, sige. Kuha na ng soft drinks, ha? Salamat, Jonathan. Sige. Alam mo, nainis talaga ako sa lalaking yung kanina. Sinanong ba naman ako na kung pwede ba naman niya ako ligawan? Eh, ayoko nga. Bakit naman? Di mo ba nakita? Kung magkalagok ng ala, kakala mo mauubusan. Ayaw mo sa lalaking may, no? Oo naman. Eh, nagbabago kasi yung ugali ng tao kung nabahiran ng alak yung utak. Gayo ng lalaki kanina. Ah, tsaka nga pala, pasensya ka na kung nadistorbo ko kayo ng kaibigan mo. Yung wala yun. Hindi rin naman ako may, no? Ah, sige, pasok na ako. Lapit ka lang pala eh. Ah, hindi. Lagi talaga ako sumasakay. Ngayon lang ulit ako naglakad eh. Rose, may sasabihin lang sana. Pero huwag mo masamayin, ha? Baka naman pwede kitang yayain lumabas. Ikaw. Ikaw bahala. Nag-meet kami ng asawa ko sa isang binyagan. Isang binyagan siya. Ako ang ninong, siya naman bisita. Napatabi siya sa akin kasi may iniiwasan siya. Sa kaiwas niya, siguro, kung saan sa kaiwas niya, hindi niya pala alam yung sa akin siya mahuhulog. Hindi ka magpakali dyan. Evelyn, ayaw ba talaga ako sumahan? Ba't naman ako sasama sa'yo? Eh, date yung dalawa yun. Eh, alam mo naman na hindi ako mahilig makipag-date eh. Sige na, samahan mo na ako. Ayoko. Mukha lang akong ewan dun. Sige na, saglit lang naman eh. Samahan mo na ako. Ngayon lang. Saan ba pupunta? Sa simbahan. Ay, yan lang. Sige na. Pa. Uy, sige na. Dali na. Diyan na siya eh. Sino mag-base ka na? Ayan na. Ayan na. Ngayon lang to, ha? Oo nga. Ngayon lang to. Salamat. Ngayon lang to. Na. Bilisan mo mag-base, ha? Sandali lang. Bilisan mo. Ah.
Alika, pasok ka. Tara. Bakit? Kasi... Kinabukasan Sunday, sabi ko, niyaya ko siya. Sabi ko, sumama, sabi ko, gusto niyo kako magsimba tayo. Sabi ko, magsimba tayo kako. Sabi ko, sa lugar kako na hindi niyo pa narating at hindi niyo pa alam kako yung lugar na yun, napakagandang simbahan at napakagandang place yun para kako. Marating din ninyo, sabi ko yung narating ko. Kasi madalas ako nagsisimba doon. Siguro, umabot din kami mga dalawang buwan. Punti-unti din naman lumalapit. Yung feeling niyo naman, nagpapalagayan na ng loob. Ganun, yung nagkaroon na ng tiwala sa bawat isa. Yun, pero wala pa yung tinatawag na tanungan na kung ano, kung saan ba, legal tingin lang muna. Nalaman ko doon paunti-unti yung gusto niya sa buhay niya na simple lang. Simple lang talaga. Gusto niya mabuhay ng simple lang, yung masaya lang. Jonathan, maraming salamat sa panlibre ng sine, ah. At saka sa paglaan mo ng oras para sa akin. Wala yun. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Kasi tuwing kasama kita doon ako sumasaya. Rose, may tatanong lang ulit ako. May pag-asa ba ako sa'yo? Ewan ko. Sige na. Rose! Isang taon, automatic sasagutin ng oo. Huwag mong sabihin sa akin na habang buhay mo na lang panliligawin yan, ha? Bakit naman hindi? Rose, happy birthday. Para sa'yo. Ano ka ba? Tapos na yung birthday ko kahapon, di ba?
Pinagluto mo pa nga ako ng aros valisyana eh. Malayo mo talaga pa surpresa. Ano to? Hmm? Sige, tayo mo dito. Ay. Ang ganda! Ang kalimang pala talaga mag-drawing, ha? Salamat, ha. May problema ka ba? Rose, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yan? Si tatay kasi balak akong pag-aralin ng architecture. Nakapasa na ako sa entrance exam. Oh, edi magandang balita yan. Bakit... bakit malungkot ka? Kaso sa Bicol? Rose, mas mainim kasi makapagtapos ako ng pag-aaral para mas makahanap ako ng magandang trabaho. Rose, gusto ko sa kitang bigyan ng magandang buhay. Iniisip ko na yung kinabukasan natin. Rose. Huwag kang mag-alala. Ha? Hindi kita kakalimutan. Lagi akong magpapadala ng surat para sa'yo. Pangako ko yan. Ba magagawa ko? Nandiyan na yan eh. Pagbutihin mo na lang yung pag-aaral mo. Maraming antayin kita. Kung ako sa'yo, hindi na ako aasang babalik pa yung Jonathan na yan. Eh di ba nga, ilang beses ka na nagpadala ng sulat dyan? Ako pa nga pinagsulat mo eh. O ano, wala man lang pasabi. Kahit man lang sabihin niya na, hoy, buhay pa ako! Hayaan mo na. Baka naman kasi busy lang yun. Ewan ko na lang, Rose, pero kung ako sa'yo, itigil mo na yung paghihintay mo sa kanya. Pinapaasa ka lang nun. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng lalaking magpamahal sa'yo. Sulat po. Oh, tignan mo. May sulat ako. Kuya, para kanino po yan? Kay Evelyn Samonte po. Oh, di ba? Sinabi ko sa'yo. Ay, kuya, sa akin po yan. Galing po kasi sa boyfriend ko. Ito po. Ay, thank you po. Pirma na lang. Yan po. Salamat. Thank you. Rose, may bisita ka. Hindi ka lang nakapag-aral, hindi ka na sumulat. Ano? Rose, sakit ka sa sikatay. Kaya kailangan mo magtrabaho. Rose, alam ko pinakaako ko sa'yo. Bibigyan natin ng magandang buhay, pero nabigaw yung tao eh. Sana patawarin mo ako.
Salamat. So, anong plano mo ngayon? May natira naman akong ipon mula dun sa pagiging ahente ko sa insurance. Inaisip ko yung ako na talaga umalis dito eh. Ayoko malayo sa'yo. Kaya dito na lang siguro maghanap akong trabaho, mag-iipon. Tsaka Rose. Hindi ko sana mabibigla. Gusto sana sa tangyayay magpakasal. Kailan? Pag tinatanong siya eh, may ewan. Pag tinatanong ko, sabi ko, ano ka po, tayo na. Tapos sabi niya, ewan. Ngayon, nung inupiran ko siya ng kasal, ano kaya ako pa kung magpakasal tayo? Ang sagot sa akin, doon siya sumagot, pero hindi pa rin oo. Wala pa rin ako napala sa matamis na oo. Ng panliligaw. Ngunit ang sagot sa akin, kailan? Yung oras na yon, nagdesisyon kaagad ako na kinabukasan, punta kami ng ano, ng munisipyo ng Dasmariñas. Ang bango naman ng Aros Valenciana na yan. Saan ka na pala? Nasa kanto pa lang ako, amoy na amoy ko na. Sakto, halika. Upo ko na dyan. Kasi matagal na kitang hindi napagluluto eh. Tama-tama. Gutom na gutom na ako. Upo ko na. Diba? Tara, kain na tayo. Parang... ang late ata ng overtime mo ah. Oo nga eh. Kinausap ako ng boss. Tukol sa? Mapupromote na ako. Supervisor na ako. Talaga? Uy, congrats! Okay ka lang? Hindi, kakausapin din kasi sana kita eh. May... isasuggest ako na sana lumipat na lang tayo sa Bicol. Bakit? May problema ba? Hindi, wala. Naisip ko lang kasi baka mas maganda kung magtatayo tayo ng sarili natin negosyo sa probinsya. Pero okay naman tayo, di ba? Okay naman yung trabaho mo dito. Tsaka ako kakapromote ko lang. Naisip ko kasi kapwa masigap naman tayong dalawa. Eh, kung pagtatrabahuhan natin yung sarili natin ni Gosa sa probinsya, eh, mas magiging maganda yung buhay natin. Sige, Jonathan. Payag naman ako sa kung ano gusto mo eh. Talaga? Maraming salamat ah. Sige, kakain ka na. Sinarapan ko yan kasi alam ko, paborito mo yan. Natabi lang ko, ha? Ano ba yung naisip mo na negosyo? Nag-decide ngayon ako doon. Magtayo ako ng RTW and Pigiri. Bumagsak yun ng paunti-unti. Nasabay ng pagbagyo, ng riming, ng that time. Natural, nasalanta yung mga kabuhayan. Sabi ko naman sa'yo, pwede kitang tulungan dito eh. Malalaki naman na itong mga bata, hindi ko na kailangan bantayan. Ayan. Kung ka lang, ha? Tsaka na. Nakabili na tayo ng sarili. Ako na. Motor. Kaya na ba natin bumili ng motor? Eh, madami-dami na rin naman yung naipon natin para sa mga bata. Halos 30 mil na rin yun. Eh, para naman sa ikalalago ng negosyo natin. Isipin mo, pag may motor tayo, mas madadayo natin yung mga malalayong baryo. Gusto mo lang yatang pumasyal eh. Ay, kasama na yun. Siyempre kasama ka. Ay, mga bata. Oo, ayaw mo.
Oo na, sige na. Ayos yung gulad to. Rose? 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 Tulong! Rose? Rose? Anong nangyari? Rose? Tumas daw yung blood pressure, tapos dehydration nung una. Kaso, nung bumaba na rin yung ano niya, yung blood pressure niya, pero sinagsisissure siya, kala ko inatake na naman siya ng high blood, hanggang siya, gumano lang, oh, parang gumano yan. Gumano na lang yung ano niya, hanggang sa tumigil, pati yung pangsamantalang tumigil yung puso niya. Ito, ate, ito, 30 lang to. Ay, mga ito, oo. Pwede nyo pa sa lubong sa mga... Ang ganda naman po rito. Kayo po gumawa nito? Oo. Pwede nyo pa sa lubong to sa mga... Pwede nyo sa Maynila. Kuya, pwede mong 20 na lang. Ay, hindi pa ako na nakakabenta, ate. Sige naman. Ate, saglit lang, ha? Rose, okay lang? Ah, oo, okay lang ako. Sige na. Ah, papasok lang ako saglit, ha? Sige, ikaw na bahala dyan. Sigurado ka, ha? Kaya bayad, oh. Rose! Rose! Tulang! Rose! Tulang! Ate, lahat yan tayo. Kanta naman ito. Kayo pa ba gumawa ito? Ate, saglit lang ha. Rose, okay lang? Oo, okay lang ako. Sige na. Papasok lang ako saglit, ha? Sige, ikaw na bahala dyan. Sigurado ka, ha? Kaya bayad, oh. Rose! Rose! Tulang! Rose! Rose! Tulang! Rose! Tulungan kami! Rose! Tumagay, tulang! Rose! Hindi nalang bumagsak eh! Sir, I'm sorry. Pero may brain tumor po yung wife niyo. Pero huwag po kayong mag-alala. Makaka-recover po siya dahil benign po. Kanyang tumor. Dok, ano kayang... Anong dapat namin gawin? Kailangan mo mag-secure ng malaking halaga para sa kanyang operation. Dok, magkano abutin ng operasyon? Kailangan mo siyang dalhin sa Maynila. Dahil walang sapat na facility dito sa ating probinsya. Sa pagkakalang ko, aabutin ito ng hindi bababa sa 300,000. Mas mainam na makapag-secure ka ng kahit 500,000. May findings. May bukol yung ano, yung ulo niya. Natural, pakiramdam mo man luma ako. Kasi hindi ko inaasahan. Pero hindi pa naman nasasabi ng doktor, hindi pa naman nakukonfirm kung anong klaseng tumor. Nilalakasan ko na lang ang loob ko, hindi ako nagpalatak. Oh, kain na. Alam ko, na-miss siya to. Happy birthday, Nanay. Salamat, anak. Happy birthday, mahal ko. Ay, sino ko patay ito? Mahal, salamat, ha. Hindi ko akalain na gagawin mo pati sa akin. May iba namang hindi. Siyempre gusto namin kung ano na yung makapagpapasaya sa'yo. Pag masaya ka, siyempre masaya kami. Pero ang dami na natin nagastos eh. Pati ipon natin para sa mga bata, pinambilin natin ang kamot ko. Pati yung motor mo, naibenta na rin natin. Motor lang yun. Huwag naman kitain yun ulit eh. May importante sa akin gumaling ka, ha? Dahil kailangan kita. Kailangan namin ng mga anak mo. Huwag maganda lang. Gagawin natin lahat. Kaya natin to. Kaya na. Si nanay muna kasi hindi ni nanay. Nanay. Plano ko doon. Yun, lalapit ako sa mga government agency natin doon sa 300, makaipon ng 300,000 sa panahon na yun. Kaso, ang problema doon sa panahon na yun is nasa cut-off na. December, cut-off na nung budget ng 2018. Mr. Bilyones? Ah, ma'am. Ako ngayon. Sir, pasensya na po. Wala po kasi si Mayor. Pero if ever po, pasabit na lang po nitong mga requirements para po dun sa pagpapaspital ng system. Kaya po ng medical abstract, clinical summary from any government hospital po. Para po ma-process na po natin yung kangangailangan ng mga nurse. Ma'am, hindi ko nga magagawa to kasi yung misis ko nga hindi ko madala sa hospital eh.
Pasensya na, sir. Nakalimpo kasi si Mayor. Ma'am, baka naman nandyan. Kailangan ko kasi siya makausap. Kailangan ko lang kasi talaga ng tulong. Ito, sir. Galing po sa office ni Mayor. Pasensya na po kayo, sir. Patingin niya sa bag mo! Ha? Kaya patingin sa bag mo, baka may bomba yan. Ay, sir, walang bomba dito, sir. Patingin siya! Basta mo na! Wala, sir, wala. Nandito kasi ako, sir, kasi sa totoo lang, nagbabaka sakali ako natin ko kasi opisina dito magbukas. Hingi sana akong tulong yung asawa ko kasi may tumor. Ah, ganun ba? Ba't tayo pumunta doon sa istasyon ng radyo? O di kaya bumiyahe ka, butang naga? Dito, wala kang mahingihang tulong. Sige, Kuya. Salamat. Sa bawat hakbang. Panginoon, sa paglalakbay kong ito, ipapasalamat ako at binigay mo sa akin si Rose. Dahil sa kanya, naging makabuluan ang lahat. At kahit anong nais mong gawin, gagawin namin. Hiningi ko lang sa inyo, bigyan mo kami mas mahaba pang panahon para magkasama. Napakalayo pang lalakarin ko. Ilan pa kayang ganito, yung may maniniwala sa akin o hindi, di ba? Siyempre, bumili ako ng illustration board. Sinulat ko doon, hindi ako masamang tao. Naglalakbay po ako upang makahingi ng tulong. May brain tumor ang asawa ko. Sinabit ko ngayon sa likod ng bag ko. Bumili ako ng biskwit, tapos isang tubig. Yun, yung kinain ko. Then, nagkakwentuhan kami ng may-ari ng karinderya. Bago ako umalis, binigyan ako isang lahat ng sardinas. Tapos, ibinalot ng, sa plastic, tinake out niya rin ako nung sinangag.
malapit na ako sa pili. Grabe nung pagod ko ng natin. Tumutuloy na yung luha ko dito. Awang-awa ako sa sarili kong kumakain ako sa plastic. Masakit na lahat na buong katawan ko. Hindi ko alam kung makakarating ako. Naghahanap ako ng pwesto na hindi ako mapansin ng iba. Nang umiiyak ako doon. Hello? Hello, hello, Rose? Jonathan, nasan ka na? May inaantay lang kasi akong anong kakausapin. Mahinga ko sana ng tulong. Okay ka lang ba? Nag-aalala na kami sa'yo. Oo, okay lang ako. Inaantay ko lang magbukas yung opisina dito. Umuwi ka na lang kaya dito. Baka mapano ka pa dyan. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Sa inyo nga ako nag-aalala eh. Yung mga bata, kamusta? Okay naman kami dito. Sige, Rose. Tatawag na lang ako ulit ha, kasi malulobat na tong cellphone ko eh. Ha? Mag-iingat ka. Sige. Kung hindi ako magtagumpay, babagsak ako. Yung lahat ng umaasa sa akin, babagsak yan. Kung hindi ko siya ituloy, kung susuko ako, sigurado, hindi ko. Wala na eh. Sulo ko talaga. Sulong-sulo. At ngayon, makinig muna tayo sa isa munang panawagan. Sige sir, manawagan na kayo. Ako ho si Jonathan Bilones. Naglakbay pa po ako simula Sorsogon hanggang dito sa Naga para lang humingi ng tulong. Yung asawa ko ho kasi may brain tumor. Gusto ko sanang tulong gumaling. Ngayon, makasama pa namin sa mga anak namin. Mahal na mahal ko po yung asawa ko na yun. Lahat po kayo akong gawin para sa kanya. Sana ho, matulungan niyo ako. Matulungan niyo yung asawa ko. Salamat po. Sa mga nais pong tumulong kay Sir Jonathan, maaari po kayo makipag-ugnayan dito sa aming opisina. Nakita namin yung post tungkol sa asawa mo. Nilakad niya buong bulan papuntang Naga. Saan pa na, pinamili ka muna namin ng mga kaya mo, ha? Maraming salamat. Rose. Alin. Musta ka na? Tita ko, tsaka pinsan ko, kasama ko. Musta ka na? Marami na nakakasama.
nakakita ng picture ng asawa mo. Maraming gustong magpaabot ng tulong. Maraming salamat, Evelyn. Maraming salamat po. Rose, tuloy mo na kami, ha? Paggaling ka mabuti, ha? Salamat po ulit. Rose, magpagaling ka, ha? Buti nandito ka na. Alam ba, sobrang nag-alala ako sa'yo. Sabi nila, layo naman nila kamay mo. Wala akong pakialam kung gaano man kalahi lakbayin ko. Rose, para sa'yo gagawin ko. Para sa pamilyang to. May awa ang Diyos, ha? May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Lalaban lang tayo, ha? Hindi tayo nasuko, ha? Ang wagas na pag-ibig para sa akin, hindi natin yun na sinusukat kung ano lang ang yung makagawa natin, ano. Kundi, yung buong-buo mong isasakripisyo ang sarili mo. Hindi ka humihingi ng kapalit galing sa kanila. Magmahal ka. Mas totoo lang, mas masarap yung ikaw ang nagmamahal kaysa aasahan mo yung pagmamahal ng iba. Ibigay mo ng buo yun, yung pagmamahal na yun, at aasahan mo ang lahat na yan magbubunga ng maganda. Ako po si Jonathan Bilyones at ito ang kwento ng aming wagas na pag-ibig. Kaya ko bang mag-isa kung ako'y iiwan mo na? Puso ko ba'y titibok pa kung ang aking sinta'y lilisan na? Kulay ng paligid at ganda ng tanawin, di na magiging